Kristo. Yan lang po ang aking masasabi. Amen. Ganda. Salamat sa iyo. Na kung babalikan po natin ang ebanghelyo, mga kapatid, mantakin mo itong trabahador na ito, itong natiwalang ito, itong pambaga manggagawang ito, laki lang yan ng utang. 10 million. Okay? Pag-isip-isipin mo, paano mo mababayaran yan? Sa panahon ngayon, so paano mo mababayaran yan? Eh siguro, mamamatay ka na lang, hindi mo mababayaran yan. Pero nang dahil sa siya po ay nagmakaawa dun sa kanya, sa hari, maga sa kanyang amo, ano sabi niya? Bigyan niyo ako ng panahon pa. O baka palugit, babayaran ko yan. Siguro, kahit nahulog-hulugan na lang. Kasi ang plano ng hari, ibibinta na siya at ang kanyang pamilya, pati yung kanyang mga anak, para lang mabayaran yun. Eh, pero mamantakin mo yung 10 milyon. Ngayon, sapagkat nagmakaawa itong taong ito, kaya anong ginawa? Pinatawad siya. Okay? So, hindi lang pinatawad, wala na yun, bura-bura na. Bura-bura na. Pinatawad siya at pinayaon siya. Ibig sabihin nun, granted yung kanyang hiningin, kapatawaran. Bagamat ang kanyang hiningin, first of all, is yung babayaran niya, kaya lang siguro paunti-unti, parang hulog-hulugan. Okay? Pero sa kansahari, binura na lang, wala na lang. Baka wala na siyang intindi. Ibig sabihin, naibalik yung kanyang malinis na pagkatao, kasi pag marami kang utang, pag ikaw nangungutang, yung bang iniisip mo, para bang may mantsa ka sa mukha. Okay? Parang may mantsa ka. Yan ganun eh. Kaya, hindi po masama mangutang, magbayad ka lang. Ha? Hoy, kayo mga may utang dyan, ha? Magbayad kayo. Okay? Baka mamaya eh, ha? Sasamantalayan ninyo. Wag po, mga kapatid. Now, dahil dito, kumbaga, pinayaon siya, ang diferensya, nung makita niya yung nakakautang sa kanya ng 500 lang, napakaliit, 500, kumpara mo rin sa 10 milyon. Aba, sinunggaban ka agad. Sinunggaban. At sabi niya, magbayad ka ng utang mo. Aba, medyo galit talaga. Nakalimutan niya na, nung siya lumuhod, itong dialogue nito, siya rin ang sasabihin itong kanyang kapwa trabahador, pagbigyan mo muna ako, bigyan mo muna ako ng pagkakataon, babayaran ko sa iyo. Pero ano nangyari? Hindi po siya pumayag. Nang dahil sa laki ng kanyang, kumbaga, kanyang, para idiin itong taong to, pinabilanggo niya. Natural, maraming nakakita dun sa ginawa niya. At marami rin nakakita kung paano siya pinatawad. At ngayon, marami nakakita kung paano hindi siya nagpatawad. Kaya anong ginawa? Sinuplong nila doon sa hari. At yun, pinatawag siya. Wala na sana eh. Pero nung ipatawag siya, ano sabi ng hari? Ikaw, napakasama mo. Naglumuhod ka sa akin, humingi ka. Humingi ka ng palugit. Hindi lang palugit ang binigay ko sa iyo, kundi pinatawad kita. Ngunit ikaw, hindi ka marunong magpatawad. So, anong ginawa? Pinabilanggo siya. Kaya anong sabi ni Kristo? Ganyan din ang gagawin ng aking Ama sa inyo. Kapag kayo hindi marunong magpatawad, hindi rin kayo patatawarin ng aking Amang nasa langit. Kapatid, baka ako yun, baka ikaw, baka siya, baka sila. Pag-aralan natin mabuti, mga kapatid. Kung tayo na nangangailangan ng kapatawaran, naturalmente, yung ating kapwa nangangailangan din. Wala naman pagkakaiba dun eh. Sino bang ayaw ng kalayaan? Sino bang ayaw ng wala ng utang? Okay? Lahat gusto yan. Ang diferensya, ito nilalagay lang kasi dun. Alam niyo ba yung Ama namin, mga kapatid? Yung Ama namin, ang original niyan, ganito sinasabi, patawarin mo kami sa aming mga utang. Tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. Yan ang original nung Ama namin, mga kapatid. Okay? Medyo pinaganda lang, kumbaga sinimplified. Pero ang totoo niyan,
tayo po, marami tayong utang sa Diyos. Ano utang natin? Ang daming mga biyaya at pagpapalang binigay sa atin ng Diyos. Inutang pa natin. Paano natin inutang? Hindi natin ibinigay sa Kanya ang inaasahan niyang pagsunod at pagpapasakop. Gumawa tayo ng sarili nating agenda sa buhay. Kaya, doon tayo nagkakautang sa hindi natin pagsunod. Okay? Kaya ano ngayon nangyari? May kaparusahan. Ngunit napakabait din ng Diyos. Napakabait din ng Diyos. Ano ang pinakita ng Diyos? Ang kanyang kabaitan. Paano niya pinakita, Sister Jenny? Muli, isang magandang hapon po. Ang pinakita ni Lord sa kanyang kabaitan po, yung kababaang loob. Palagi siya pong nakadepindi sa kanyang Ama upang sumunod sa gawain ng ating Panginoon. Yun lang, Brother Marcelo. At ikaw, Sister Belen, anong pinakita ng Diyos? Ha? Ano ang pinakita niya? Ang pinakita ng ating Panginoon Diyos ay binigay niya yung kanyang buhay para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ganon ang kabaitan ng ating Panginoon na mabait talaga siya. Siya ang may-ari ng lahat. Amen! Puri ng Diyos! Totoo po yun, mga kapatid. Sa kabila ng ating mga atraso sa Diyos, dami nating pagkakautang, paano niya pinakita sa atin yung kanyang pag-ibig? Diba, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak? Sapagkat alam niya, hindi natin kaya abutin ang Diyos. Wala tayong sapat na kakayahan. Ngunit sa laki ng kanyang pag-ibig sa sanlibutan, mga kapatid, para lang tayo makalaya sa ating pagkakautang, sa ating mga kasalanan, anong ginawa? Pinadala niya ang kanyang anak, na bugtong na anak. At itong anak na ito, ibinigay niya ang kanyang buhay, buhay tao, para tayo bayaran sa ating pagkakautang. Kaya si Jesus po, mga kapatid, ito po yung aral ng Katoliko. Si Jesus po ay taong totoo, Diyos na totoo, kaya yung kanyang buhay tao, yon ang pinambayad niya sa utang ng tao. Yon lang ang pupwedeng ipambayad doon. Kaya wala tayong magagawa doon kung hindi pa tayo pinagmalasakitan nitong kanyang anak. Hindi tayo makakabayad, mga kapatid. Kaya doon pinakita ng Ama kung gaano kadakila, kung gaano kaataas ang antas ng kanyang pagpapatawad sa atin. Hindi po biru-biru, mga kapatid. Kaya ito ang hinihintay niya sa atin. Kung siya ay marunong magpatawad, at hindi lang yan, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak, sapagkat hindi natin kayang abutin siya, ginawa niya tayo. Ano bang requisitos ng Diyos na dapat natin gawin? Simple lang. Aminin mo, magbalik loob ka, magsisi ka, at magpasakop kang muli sa Kanya. Matutuwa na Diyos. Ang diferensya, mga kapatid, ha? Yung bang itong mga nagaganap ay para baliwala lang. Pero kung titingnan mong mabuti, kung paano tayo inibig at minahal ng Diyos, ay hindi po bukang bibig lang. Mismo yung kanyang anak, pinadala niya. Sabi nga ng John 3:16, ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sinuko niya ang kanyang anak upang ang sumampalataya sa kanyang anak ay hindi mapapariwara bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesus lang ang pwedeng magbayad. Si Jesus lang ang pwedeng humingi. Kaya ang sabi niya rito, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Yes. Ano kayang hindi nila alam? Ang hindi nila alam, ang magbabayad nito ay ang anak ng Diyos na nagkatawang tao. Dapat nalalaman yan. Okay? Sa totoo lang, sinabi ng Gawa, chapter 4, verse 12, sa silong ng langit, sa ngalan lamang ni Kristo, matatagpuan ang kapatawaran, ang kaligtasan. Kung hindi pa tayo iniligtas, kung hindi pa namatay si Jesus sa cross, wala tayong pambayad doon at wala tayong pupwedeng ipambabayad doon sapagkat ang nawala
kung kaya tayo nagkasala, kung bakit tayo, kung bakit ang kamatayan pumasok kasakitan, it is because may nawala yung isang grasya na makasala ang ating mga unang magulang. Ano yun? Yung preternatural grace. Dahil sa maling paggamit ng freedom of will, yan ang nawala. Buhay Diyos. Kaya nga po tayo mga Katoliko, baby pa lang binibinyagan na tayo para maibalik yun, para maalis yung sinasabi nilang original sin. Although, wala pa namang kamalayan yung bata, pero yung hungkag doon, yung hungkag, yung empty, na walang laman, ay kinakailangan malamnan yun. Kaya tayo tumatanggap ng binyag. Yan ang dahilan. Nawala yun, kaya pumasok ang kasakitan, pumasok ang kamatayan, pumasok ng lahat, kaya maging kapahamakan, mapalad tayo, maswerte tayo, sapagkat mahal na mahal pa rin tayo ng Diyos. Kaya sa lahat na pinakamabigat, mga kapatid, yung hindi tayo marunong magpatawad, dahil hindi rin tayo patatawaran. Si Jesus mismo nagsabi niyan, kapag ka hindi ka marunong magpatawad, pero humihingi ka ng tawad, dahil sa hindi ka patatawarin, kahit na anong gawin mong kadadasal, kahit na anong gawin mong kahihingi, para ka lang nakapayong. Di ba pag nakapayong ka, hindi ka mababasa. Ngayon, pag nakapayong ka sa kasalanan dahil sa hindi ka marunong magpatawad, anumang gagawin ng laglag ng biyaya, hindi mo rin matatanggap sapagkat napapayungan ka ng kasalanan. Yan po ang ating masasabi rito. Kaya itong kwarismang ito, baka kung meron tayong mga kaaway, meron tayong mga kasamaang loob, hanapin na natin yan. Excuse me. Si Brother Ting, anong ginawa niya? Sinulatan niya. Binadala niya. Pumunta ngayon yung anong taong yon. Kaya nagkaayusan sila dito. Kaya nakalaya. Yan po ang kailangan natin, mga kapatid, itong kwarismang ito. Magpatawad tayo at para tayo patawarin din ng ating amang nasa langit. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mapagpalang hapon sa ating lahat na nakinig o sumubaybay ng programang ito. Hindi man namin mailapat na mabuti, pero at least nakasintro po tayo. Forgiveness. Pataw. Awa. Okay, so ngayon po, dadako na po tayo sa healing on the air.